What's up guys? It's me again, your boy, Makoy Palaboy. And for today's video guys, samahan niyo ako para sa water fasting journey ko. Kakagising ko lang po guys. Yes, kakagising ko lang po. Hindi pa ako naka-shorts. So, sino mga hindi po alam kung ano yung water fasting? So, it's a challenge or it's a thing na ginagawa ng mga artista, ng mga fitness enthusiast, or yung mga malalaki yung katawan at gustong magpapayat. So, ayan na nga guys. Ano bang gagawin sa water fasting na to? So, yung water fasting guys, all you need to do is wala kayong kakainin na food for how many days? Kung ilang days kayo nakapag-decide na mag-water fasting at wala kayong kakainin except sa uminom lang ng tubig. So, I'm sure, guys, na excited kayo sa journey ko na to. And, yes, alam ko mahirap din siyang gawin. To be honest, 3 weeks po ako nag-decide na gawin to. And I think effective din to, hopefully, para din pumayat na ako. Kasi tingnan nyo naman, sobrang taba ko na. Samahan nyo ako, guys. And I'm really so excited to see and to show to you the results para sa journey na to. So ayan na nga guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, just click the subscribe button below and click the notification bell also for you to be updated sa mga future vlogs ko. So for my first day guys, I decided na magtimbang. So nag-weighing scale ako guys and sakto, I got 75 kilos po sa weighing scale na yon. And hopefully mga 5 kilos yung mababawas to 10 kilos. Hopefully guys, sa fasting na to. And to be honest, hindi pa ako nakapag-decide guys kung ilang days ako magwa-water fasting. But I guess minimum of 3 days yung gagawin ko sa water fasting na to. And hopefully, kung kaya pa, edi subukan natin na mag-extend ng how many days. And hopefully guys, maging effective talaga to. Ayan guys, as what you can see, ang laki ng chan ko. Ayan. So, pagkatapos ng fasting na to guys, hopefully, pumayat na ako. Ayan. Ayan. So, huwag nyo itong skip guys kasi gagawin ko talaga ang lahat. At ipapakita ko sa iyo yung everyday mantra, I mean, everyday results sa water fasting ko. So it's 8 in the morning na and I decided na mag-workout guys. So hindi ko na ipapakita sa inyo yung workout routine ko. But if gusto niyo malaman kung ano yung workout routine ko, just comment down below. And again, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-updated kayo sa mga future vlogs ko. So I decided na mag-workout today at this moment. And after ko mag-workout guys, is maliligo ako. Tingnan nyo naman, dugyot na ako. Maliligo ako. And after ko maligo, I decided also na bumili ng ice, bumili ng yellow para ilagay ko dito sa picture ko. Kasi, syempre naman, tubig-tubig lang muna tayo para may lasa naman yung tubig. Mas maganda siguro kung lagyan natin ng yellow. Right guys? So, i-update ko kayo mamaya at the end of the day sa experience ko sa water fasting. Bye-bye muna! So, ayun na nga guys, katatapos ko lang mag-workout, tsaka naligo na din ako diretso. So, fresh from bath na po ako. Ayan. So, yun lang kung gagawin ko for my first day sa fasting ko. Nag-workout lang, tas konting labas sa mga damit ko. Then, naligo agad. Pagkatapos nito guys, lubog lang ako sa kama, wala akong gagawin. Scroll lang sa phone. Para makarelax din yung katawan ko. Kasi syempre naman wala akong kinain, tubig lang ng tubig. So yun na nga guys, babalitaan ko kayo mamaya kung ano yung na-feel ko, ano yung nararamdaman ko sa first day ng fasting ko. So, see you later! Ayan guys, good morning. So kakagising ko lang guys, and today is day 2 sa fasting ko.
kagising ko lang po. Ayan, so hindi na ako nakapagpaalam kagabi. Nakatulog na ako agad. Kasi antok na ako. And today is day 2 sa water fasting ko. So I'm planning na wala lang gagawin. Hindi ako mag-workout kasi baka mahimatay ako. So ayan na guys, I will just update you later. Bye! So ayan guys, katatapos ko lang pumaligo sa day 2 ko sa aking water fasting. Ayan. So may sasabihin lang din ako guys, just as disclaimer ha. Huwag na huwag kayo mag-try ng water fasting if may health issues kayo or may problema kayo sa kalusugan. Char, tinagalog lang. So, I advise guys na you would consult your dietitian or your doctor if you are planning to do this fasting. So, yun guys. Mabibihis lang ako din konting skincare routine. And after that, update ko lang kayo mamaya. Bye-bye! So what's up guys? Ayan, so for my second day, dahil wala naman akong gagawin, I decided na after maligo guys, maglagay nitong, ano tawag nito? Peel off mask by Beauty Fix, para na din sa skincare routine ko. So since bored na bored ako, nilagay ko na lang to. And that's it for today, wala naman akong gagawin, after nito, higa lang, tapos scroll lang sa phone, then matutulog na ulit. So, update ko kayo bukas, guys, regarding sa improvement ng katawan ko, if may nabawas ba, dahil dito sa 3-day fasting ko. 3-day water fasting ko. So, bye-bye, guys. See you tomorrow. So, what's up, guys? So, today is my 3rd day sa water fasting ko. And katatapos ko lang din maligo, pero medyo tuyo na yung buhok ko. Ayan. So, Korean style tayo ngayon, guys. Opa-opa. So, guys, so, again, this is my 3rd day sa water fasting ko. And I decided, guys, na huminto na sa fasting ko. Kasi parang di ko na kaya. Gusto ko nang kumain talaga. And it's 3 p.m. na po. Alas 3 na po ng hapon. So, I decided po na after kong mag-shoot nitong video na to, I will do the break na para sa fasting na to at kakain na po ako. At bago ko po ipakita sa inyo yung improvement ng katawan ko at bago ko po tapusin tong fasting na to, I decided also to share my experience, ano yung mga na-learn ko sa experience na to, and my advice also sa mga aspiring na gagawa ng fasting na to. So, in my 3-day journey sa fasting, ang hirap talaga guys, to be honest. And of course, nandyan yung gutom. I can feel na gutom ako during night time, pag gabi na gutom talaga ako. But I also learned guys na it's not just about knowing how to be physically fit. It's not just about also na pumayat ka or may makita kang improvement sa katawan mo. But it's also a matter of your mental control or your ano tawag diyan your so it's not just about your physical health, it's also about your mental health guys. So hindi lang to sa pagpa-practice ng mga pag-control mo, portion control sa mga kinakain mo, but also it's also a practice for you to be mentally healthy. So in my experience, it's a matter of ano talaga guys, mind over matter. So, pag iniisip mo talaga na gutom ka, mafe-feel mo talaga yung gutom, guys. But if feel mo talaga and gusto mo talagang ma-achieve yung goal mo, makukuha mo din yun, guys. Makokontrol mo yung sarili mo. So, my advice again sa mga gusto at mga aspiring na gagawa ng fasting na to, I advise, guys, na sana i-clear nyo muna yung mga utak nyo para maging handa kayo at pag-isipan nyo talaga na maigi. At as what I've said also, just a disclaimer, please guys, seek an advice for a doctor or para sa or sa nutritionist nyo if pwede ba kayo sa maganitong fasting na to or if hindi. Para hindi kayo magkasakit guys. And also, I experienced guys kasi para akong mahihimatay sa gutom. Plus, nung nag-workout pa ako, para talaga akong mahihimatay guys. So, my advice again is to check and to seek for an advice sa nutritionist or sa doctor niyo. So that's it guys. Again, it's a matter of how you think and it's a matter also of taking the sacrifice para ma-achieve niyo yung goal niyo.
And I hope na may na-learn kayo sa experience na to. At bago ko ipakita yung video ng katawan ko, improvement ng katawan ko, I just also want to share to you guys na yung nabawas ko na timbang, pagkatimbang ko ngayon, is just more than 2 pounds. So if i-convert yun sa kilos, it's just 1 kilo, guys. So, sinabi ko din nung first day ko na baka 5 to 10 kilos yung mababawas. But to be honest, guys, hindi talaga madali ang fasting at hindi talaga madali ang magbawas ng timbang, guys. So, hindi yung parang pagpikit mo, pagdilat ng mata mo, payat ka na agad. Hindi talaga yung ganun, guys. So, again, step by step po yun na process. At hindi po yun posible na babawas kayo ng 5 to 10 kilos in just a span of 3 days. Imposible po yun, guys. So what you need to do is portion control lang talaga kayo sa mga kinain nyo at step by step po kayong liliit. So again, sa experience na to, nabawasan na po ako ng more than 2 pounds. So it's almost 1 kilo. And I'm just happy, guys, kasi may improvement din naman. Lumiit konti yung chan ko at ipapakita ko siya sa video nyo. So bago ko ipakita yung video ko sa katawan ko, yung difference ng day 1 to last day, guys, please do subscribe to my channel and click the notification bell below para ma-updated din kayo sa mga future vlogs ko. And if may mga sure or may mga advice kayo or mga comments kayo para sa future vlogs ko, just comment down below also. So thank you so much, guys, and I hope may natutunan kayo sa experience na to. And if may gusto talaga kayong gawin sa buhay, guys, it's a matter of sacrifice and it's a matter of choice. So just be physically, mentally ready sa mga decision na gagawin niyo sa buhay. So once again, this is Makoy Palaboy. And again, subscribe to my channel. Follow also me on my social media accounts. I will put it down below. Ayan. So thank you so much, and this is my improvement. This is my body figure now. So keep on watching. Bye-bye. Ha 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 ha!